Hi mga karagarag, welcome back to my vlog. Isang napakabongga, napakaganda, napakahangin at napakalamig na umaga sa inyong lahat mula dito sa Doha, Qatar. Carry pa rin ang pa-outfita ni Kuragan. Kumusta na kaya si Sam Rosas? Busy si Mama Sam. Antayin natin yung mga pasabog niya at ito itodo na rin natin yung mga pa-DIY outfit ni Kuragan dahil Miss Grand International final na nga mga karagarag, diba mamaya na magaganap at yon. Dapat in grande din yung magiging pasabog natin pagdating sa paggown mamaya mga karagrag. Abangan ninyo yan at eto na nga, bago ako lamigin dito, wala nang pa-intro, diretso na tayo sa ating topic. Miss Grand International, ano mga ba ang pinaka-highlight sa naganap na preliminary competition sa taon na to? Para sa akin lang, sa sariling opinion ko lang, sa sariling pananaw ko lang, sa sariling paniniwala ko lang, isa sa mga nag-highlight sa akin sa Miss Grand International ay ang kanilang, sa preliminary ha, ang kanilang production, ang kanilang music na ginamit, ang background ng stage, talagang bongga, period. Oh, tapos ang usapan. Alam kong mag-a-agree din kayo sa akin, di ba? Next na nag-highlight sa akin mga karag-karag sa preliminary is yung moment na mga national director na binigay nila na pinakita talaga sa stage. Isa yun sa nagustuhan ko dahil yun ba, makilala din natin yung mga national director kung sino yung maganda, kung sino yung gwapo, kung sino yung nganga, kung sino yung lang. Wala lang. Diba? Kaya sayang wala si Madam Stella doon. Bongga talaga, sigawan siguro ang mga netizen kung andun si Madam Stella. At yun yung nagustuhan ko rin na pa-highlight sa preliminary. At isa din na nag-highlight sa akin yung award na natanggap ni Uncle sa Global Beauties sa social media na ibigay na natin yung moment na yun ni Uncle kasi last year naman talaga binigay naman nila yung the best entertainment pagdating sa beauty pageant. Alam natin kung anong nangyari sa kung anong production yung binigay nila, kaya deserve din naman ni Uncle na makatanggap ng ganung award, di ba? So ayun, nagustuhan ko rin yung yung moment na yun, yung may pa-award system silang nagaganap. At isa sa mga highlights din doon sa akin yung mga paggown ng mga kandidata. May mga best na gown at may mga worst din na gown. So, nakakawindang din yung mga ibang kandidata na parang pumunta lang sa sa GS Prom yung mga gown nila, di ba? So, yun yung mga pa-highlights na nakita ko sa preliminary competition. At of course, dahil nga final na mamaya at kanina ko pa lang napanood ang preliminary swimsuit competition, nako, grabe din ang stage. Alam mo yung mapadala ka talaga sa music, mapaindayog ka talaga, mama, mapasayaw ka talaga ba? Mapaganon ka talaga ba habang rumarampa yung mga kandidata, di ba? Feel na feel mo rin yung energy. Feel na feel mo din yung yung power na yes, gigil na gigil ka rin kumimbot doon sa stage, yung ganon yung eksena, di ba? Oh, aminin niyo sa hindi. Agree kayo sa akin. At especially yung background, ang ganda. Yun talaga sa sa swimsuit preliminary competition, yun yung pinaka-highlights nila, the stage. Oh. At isa din sa mga nag-highlight sa akin is yung mga by grouping yung ng mga kandidata, 'di ba? Ang galing ng idea mga karag-karag. Ang ganda at of course ang performance ni Samantha Panlilo, masasabi ko, nako. Ang ganda rin ng performance ni Sam, masasabi ko talagang improved na improve sa mga nakikita natin sa kanyang pasarila training. Makikita mo talaga yung determinasyon ng kandidata natin nung pambato natin na kayang-kaya niyang sungkitin ang kauna-unahang Golden Crown. Pero ilo lang natin yung expectation natin, wag nating patayin din yung pag-asa natin na masungkit ni Samantha, pero para hindi tayo masaktan, tanggapin natin kung yung maging resulta sa kanyang laban mamaya sa Miss Grand International 2021. Diba, bonggang-bongga? At isa talaga din sa nag-highlight sa akin mga karag-karag sa naging ganap sa swimsuit competition ay ang performance ni Miss Armenia. Nakita niyo yung performance niya, yung nasira yung sapatos niya, yung sandal niya ba na wow, tuloy ang laban nung hinubad niya talaga, sabi ko yes, go girl, kaya mo yan, kimbot ka, makipagbaklaan ka na dyan, ay ginawa talaga niya at na-impress talaga ako. Isa yung sa nagustuhan ko na performance, yung masasabi kong highlights din sa naganap na preliminary swimsuit competition sa Miss Grand International. At eto pa, isa rin sa mga nag-highlight sa akin na best in performance talaga mga karag-karag ay kay Miss Brazil din. Nakita niyo si Miss Brazil? Laban na laban, no? Masasabi ko talaga sa kanya ba na deserve niyang manalo sa taon na to sa Miss Grand International Crown. Both evening gown at saka swimsuit ni Miss Brazil,
angat na angat. Siya talaga yung nagtapuan sa akin mga karag-karag. Ang performance ni Miss Brazil. Kasi siguro advantage din niya na ang tangkad niya. Tapos, ano, short hair siya. Stand out talaga siya. Stand out talaga yung beauty ni Miss Brazil. At yung performance naman niya is level up talaga. Gusto ko talaga siyang sumali sa Miss Universe kung hindi siya manalo mamaya sa Miss Grand International. Yun yung na-feel ko ba. Sana hindi manalo si Miss Brazil mo. Sana si Samantha ang manalo. Para itong si Miss Brazil makipaglaban sa Miss Universe Brazil ba. Bakit din kasi? Kasi andun yung beauty, andun yung charisma ni Miss Brazil. Siya talaga yung beat ko na manalo sa taong ito sa Miss Grand International kung hindi man manalo si Samantha Panlilo. Kasi Brazil. Brazil! Di ba siya? Hindi ko alam mga karagara kung magkapareho tayo ng ano ha, winner sa taon na to na nag-top 1 sa inyo based sa preliminary competition na naganap. At eto na nga, usap-usapan ngayon, punta na naman tayo, mag-change topic na naman tayo mga karagara. Tabihan, yes, karagara, no? Punta na naman tayo ngayon sa pinag-uusapan sa social media kasi nag-post itong si Uncle Nawat mga karagara sa kanyang IG story na so difficult. Palaisipan ito ng mga netizen kung ano bang ibig ipahiwatig ni Uncle sa kanyang IG story na so difficult. So maraming mga netizen ang nagsabi na nahihirapan si Uncle na mamili kung sino yung tatanghalin niyang Miss Grand International 2021 winner. Sana nga sabi ng mga ibang netizen, din nabasa ko sa mga komentaryo sa social media na mag-comment doon tayo doon na Philippines, Philippines, love, 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 ganon. Para daw ibigay sa atin yung corona sa Miss Grand International. So para naman sa akin, teka lang. Nagtaka ako mga karagarang. Wala bang judges doon sa preliminary competition? Yun yung ano ha, namalayan ko. Kasi doon sa, ano, sa pa-swimsuit event nila, nung sa haya, sa ano ba, sa dagat, di ba ang judges lang doon si Abina, si Nawat, saka yung Vice President. Sa preliminary competition din, si Abina pa rin, si Nawat, saka yung Vice President. So sila lang yung judges. Sila yung mamimili sa top 20. Ay nako, bakit hindi sila kumuha ng ibang judges, no? So, hindi natin alam. So, malalaman na lang talaga natin yan kung sino yung mga nasa listahan nila na tatanghalin nilang ano, makapasok sa top 20. Diba? Alam naman natin, pasok sa Samantha sa top 20. So, yun lang yung ano ko, napa-question mark ako. Wala bang judges? So, malalaman natin yung mga katanungan niya at masasagot na niyan after sa ano, Miss Grand International. So, ito na, balik na tayo sa issue. So, marami mga netizen ang nagsabi na nahihirapan daw si Uncle sa ano, pipiliin niyang winner sa taon na to dahil sa kanyang IG story post na so difficult. So, hindi natin alam, di ba, kung ano yung so difficult niya, kung nag-iisip talaga siya na ibigay ba natin to sa Pilipinas, or punta ba tayo sa Latina, or punta tayo sa Europe. So, kasi sa taon na to, ang dami naman talagang palaban na mga kandidata, especially Latina, na ang gaganda at ang tatangkad nila, di ba? Kumpara din sa mga Asia na lumalaban naman yung mga Asia natin. At ang isa sa mga malakas din sa Asian ay si Indonesia, di ba? Kasi ang tangkad din ni Sofia at si ano din, si Cambodia, si Vietnam, malakas sa botohan. Pero alam naman natin, given natin yan, na hindi kasama yung botohan sa magiging final score ng Miss Grand International. So, excited ako mga karag-karag kung sino yung kukoronahan mamaya at siguro deserve naman ang kandidata na mapili niya. Sana kung may lutuan man na magaganap, ay naku, alam naman natin yan na noon pa, diba? So, basta ibigay lang ni Samantha yung the best niya at ipag-pray natin na maging tagumpay si Samantha mamaya sa kanyang performance sa final. At yun lang yung ano natin. Hope tayo na masungkit ni Samantha ang kauna-unahang Golden Crown. So, eto na mga karag-karag, ang tanong ko sa inyo. Ano ang pinaka-highlights na nakita niyo sa Miss Grand International Preliminary Competition? Mag-ingay tayo sa comment section. At sino sa tingin niyo ang mananalo ngayong taon na to sa corona ng Miss Grand International? Comment down below. Baka magkapariha tayo, di ba? Ako, I go for Brazil kung hindi man si Samantha. And that's all for today mga karag-karag. Have a good day sa inyong lahat. See you in my next vlog sa Grand Pasabog sa Miss Grand International. Excited na ako and bye-bye!